Morning mga bro. Meron tayong i-repair Bluetooth speaker na portable. Papakita ko sa inyo kung paano palitan, kung anong issue niya. Okay? Sige, simulan na natin. Bali, ito issue niya, guys. Yung tulog niya, garalgal. Wala siyang kalansing. Ano? Magaralgal yung speaker. So mga bro, ito JBL Bluetooth speaker portable. Original to mga bro, na JBL. Ang issue nito mga bro is garalgal yung tunog. Garalgal yung tunog niya. May power siya, okay yung charging. So total matagal na to mga bro, ni-repair ko na to noon. Ang issue nito is charging pin. Pinalitan ko to. So mga ano na rin, matagal na rin. Year na rin tumagal nito. So maingat lang yung may-ari. Kaya matagal din nasira. Charging pin ang dating sira nito, ang pagkakaalam ko. Ito yung ni-repair ko noon. So mahirap may repair rin ang charging pin nito ng mga bro kasi ano, sealed siya ng sealant. Mahirap tanggalin. Pero okay na, tumagal naman siya. So may tagal na, mga sabi nating 2 years ago na. Nakadalawang taon na to. Itong JBL na to. So ang sira naman niya ngayon is yun nga, garalgal. So tingnan natin. Check natin kung anong problema ng speaker niya. So ganito lang magtanggal niya mga bro. Turuan ko sa kayo magtanggal. Ang technique nito mga bro, pag magtanggal lang ganito, kung saan yung speaker nila, nandoon yung lock nila. Tulad nito. Andito yung tatak, di ba? Andiyan yung speaker niyan. Yan. So duda ako dito sa isang speaker na to. So palitan natin tong isa. I-flash ko mamaya ang tunog, ang kung anong tunog nito. So ngayon, tanggalin na natin to. Palitan ko na. I-cut ko na lang yung video. Papakita ko kung anong issue nito sa video. Palitan na lang muna natin to. Magandang JBL to mga bro kasi iba tunog nito isa dun sa mga generic na portable. So kung maka-encounter kayo ng ganitong garalgal yung tunog, yung isang speaker niya ito medyo heated pa nga eh. Medyo heated na tong ano, speaker niya. Mabilis uminit. Heated na yung isang speaker. Umiinit siya mga bro. Umiinit to. Siguro bumaba yung impedance nito. Check natin yung impedance niya. Pagkakalam ko sa mga ganitong speaker is 4 ohms. So 4 ohms. Dapat mag-reading siya ng 4 ohms.
pangit naman sa ganitong Sanwa, walang ano. Yan. Wala siyang paa. Hindi mo siya matatayo. Yan ang disadvantage ng ganitong tester. Check natin kung ilan impedance niya. Mababa ng 3 ohms. So abnormal yung speaker niya. Pinakamababang reading, ibig sabihin abnormal yung speaker. Dapat saktong 4 ohms to. Mas okay ito kasi 3.8, 3.9 hindi siya nagbabago, hindi katulad dito guys, oh. Nagbabago reading niya, bumababa siya ng 3, nagpa 5 pa nga eh. Siguro may damage na rin itong speaker, tsaka nag-heated siya, umiinit. Try natin palitan ng speaker. So, ito naman talaga ang salarin dyan eh, yung speaker na isang yan eh. Kasi hindi ko gusto yung tunog niya. So palitan natin. Medyo inubo tayo guys, pasensya na kasi galing tayong trangkaso eh. Medyo kagagaling ko lang eh, pero pinipilit ko pa rin mag vlog kahit pa paano. So guys, nilagyan natin ng ang tawag dito, mica tube. Strikable, mica. Ang tawag dyan guys. Strikable. Gulong. Okay, isolda natin.
So guys, yung speaker na to, bali nakuha natin to sa Bluetooth speaker din. So same silang 4 ohms. Yun naman ang kailangan. Yun naman ang requirements niya. So dapat same 4 ohms. Kasi merong speaker na 8 ohms. So mahina ang tunog nun. Balik lang natin sa kanya yung dati niyang speaker requirement impedance niya. Medyo yung mga ganitong speaker guys, ano, kailangan ito walang singawan, wala silang ventilation. Yung mga sekreto nito mga speaker na to guys, kaya malakas tsaka matigas, wala silang ventilation. So guys, nakabit na natin. Sarado na natin. Okay, bago natin sarado, testingin na rin muna natin. Bago ko takpan guys, hingi sana ako sa inyo ng suporta sa vlog ko. Paki-subscribe na lang ng aking channel. Tsaka paki-like videos tsaka notification bell na lang. Para so ipa-flash ko na lang yung testing nito sa sunod kong video. Okay? Okay na guys. Kanina wala. Pangit eh. Malilis na.